play of Trae Young is unbelievable. Without DeJounte Murray, kailangan niyang mag-backpack sa larong ito and he delivered. Umpisa pa lang, nakuha niya na yung rhythm niya with a long-range bomb. Hanggang sa patuloy yung kanilang mga outside shot and sa court pa ito ng Boston Celtics. First quarter pa lang, meron ng 9 points and 4 assists si Trae Young. Kaso before halftime, Celtics went on a run pero manageable lead pa rin as Trae Young with 15 points and 6 assists. And in the final period, nag-step up si Bogdan Bogdanovic, hitting some 3-pointers to have some life for the Atlanta Hawks. At sa closing moments, si Trae Young na yung bahala. He tied the game under 3 minutes, but Boston had the lead in the final seconds. Ball is with Trae Young. He went for the 3-point game winner. Whew! Nothing but net over Jaylen Brown. Ice Trae with 38 points and 13 assists. Wow, 3-2 na ang series. Next, sloppy game for the Nuggets before they managed to seal the game 112-109. Another big time playoff performance for Jamal Murray with 35 points, 5 assists, and 4 rebounds. Nag-struggle si Jokic to score pero meron pa rin siyang triple-double with 28 points, 17 rebounds, and 12 assists. Paano pag hindi nag-struggle eh, no? Surprising offense for Jokic. He attempted 8 three-pointers with 3 mades. A lot of players contributed for the Nuggets. Lack of experience na lang din yung nangyari sa Wolves sa endgame. Meron sanang veteran point guard ka, so I don't think Mike Conley is the guy na sakto sa kanila. A lot of questionable decisions if he is handling the ball kahit nung last game. Medyo, alam mo yun, irritated ka sa kanya. Si Anthony Edwards lang talaga yung bright spot sa team na to. Towns is not really a threat. His defense is awful inside. Lagi siyang gumagamit ng extra push. Rudy Gobert is overrated. They gave up a lot para dito. It's been a horrible front office sa Minnesota. Don't waste the talent of Edwards. Please lang. And next round na yung Nuggets. Lastly, Phoenix Suns defeated LA Clippers and will advance to the next round kalaban ng Nuggets. It was a masterpiece for Devin Booker. It's like no defense sa parte ng Clippers. Syempre, without the two best defender in the NBA, paano kayo magiging defensive team, di ba? Kasi sobrang lugi talaga sa mga switching, lalo kapag nag-double team yung Nuggets. Ang daming na-open na threat sa Suns. Stop the narrative on Russell Westbrook. Wala siyang help. He doesn't have a big na katulad ni Steven Adams na kahit mag-isa lang sana siya. He played all out this series, leading his team in points, rebounds, assists, and blocks. Outstanding defense for him, pero the talent na meron yung Suns, wala. GG talaga. Russ played terrible shooting dito sa Game 5. Aminado tayo, pero bakit yung blaming game mapupunta sa kanya, diba? Sayang yung investment ng Clippers kay Kawhi. Buong season, pinaglo-load management, tapos pagdating din ng playoffs, wala rin. Kawhi is great. Pero ang hirap niya nga i-rank kung saan ba siya sa mga all-time great, diba? Kasi pag playoffs lang nagpapakita, tapos ngayon wala. Ayun yung pinakasayang. This could be an interesting series. Wala na, tapos na eh. Suns versus Nuggets in the second round. That's all for this video. I will now step back. Bye-bye. Hanggang saan naabot ang 20 mo? Dito sa Playbook, pwedeng maging ganyan yan dahil sa ganda ng odds nila, lalo kapag naka-parlay ang bet builder mo. Pwede na rin kayong tumaya ng inyong series prediction dito sa playoffs. Nasa comment section ang link. For questions, you can PM me on Facebook. And as always, gamble responsibly.